Isang magandang araw na naman po sa inyong lahat. Welcome back to my channel po. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel. Click also the notification bell para ma-notify ka sa every video na i-upload ko. So today, napansin ko na itong nakagraph dito, nagye-yellow yung kanyang rootstock. So kailangan ko na ata siyang i-degraph or i-save. So ang gagawin natin today is i-degraph natin ito. It's a black pearl. Wait lang, kukunin ko siya. Ayan, so nag-rot na nga yung kanyang rootstock. Yellow na siya, oh. As you can see. Pero ang ganda ng sa taas. I'm not sure kung mag-roots ito kasi it's highly variegated. Pero ang gagawin ko na lang is itatry na iparoots kasi wala naman tayong ibang magagawa. Wala din akong available na rootstock eh. So yun. Okay, so let's start. Okay, so ang nangyari siguro dito guys is na overwater siya kasi nga nag-uulan the past days, yung madalas na ulan nung parang may habagat ata. So ayun, kaya nag-rot siguro yung rootstock niya. So ayun, kukunin muna natin yung mga materials na kailangan natin. Okay, so ito yung mga materials na feeling ko kailangan natin today. So first one is alcohol. I use this one. Okay, second one is a cotton pad. Pang disinfect ito sa ating cutter or sa ating gunting. Ito yung gamit nila. You can also use yung wet tissue. Pwede rin yun. Okay, and then a brush. Kasi nga mag-a-apply tayo ng rooting powder. Ito yung gamit kong rooting powder. Fast root. I bought this one from Lazada. And then feeling ko kailangan din natin ng gunting at saka ng cutter. Nandito na naman yung pusa ko. And also a tray kasi nga ang gagawin ko sa kanya is aalisin ko yung mga pups at itataray ko na lang iparoot. Okay, ang una nating gagawin is i-uproot na natin siya. O, so ganyan. Trinay ko din kasi itong ni-root trim and then ni-replant ko siya kasi nga naulanan. So yun siguro yung nangyari. I-save na lang natin siya. So ang gagawin ko munang una is aalisin ko muna lahat ng pups. Bago ko alisin yung dragon fruit sa may sayon. So ayan na siya. Okay, so let's start removing the pups. Etong sigurong mga brown na ito, itong mga ito, pwede itong iparoot kasi nga hindi naman highly variegated. So pwede itong iparoot. So lagay lang natin siya dito sa may tray na natin. Ayan, so alisin lang natin lahat ng pups. So ayan guys, natanggal ko na lahat ng pups. So inopen ko na si rooting powder, kukuha na ako. Binaligtad ko silang lahat para malagyan ko lang yung mga sugat niya ng rooting powder. Konti-konti lang. Ayan, maglalagay lang ako ng rooting powder sa mga sugat ng pup para lang mas mabilis siyang mag-root kung mag-root man sila. Sana may mag-roots. So after applying, nalagyan ko na lahat. So after applying the rooting powder, you can leave it air dried for 3 to 5 days. And then saka natin sila i-re-replant. Or try mo nang iparoot sa may akadama or sa may aqua soil. Mas mabilis na mag-root sa aqua soil daw at saka sa akadama ha, based sa mga sinasabi ng mga bihasa na sa pagka-cactus. Ayan, so naglagay na ako ng rooting powder. So I'm gonna set this aside and let's start degrafting the mother plant. So ito na yung ating mother plant. May mga hindi pa ako tinanggal na pop, yung mga sobrang liliit. Baka kasi hindi rin mabuhay. So hayaan na lang natin sila dyan.
So ang gagawin ko is try kong ipo-force na lang natanggalin. Kung matatanggal naman siyang ganun, pwede. It would work. Pero kung hindi, kailangan nating mag-cutter at saka yung mag-gunting at saka yung alcohol, mag-alcohol pa kasi. Pero kung kaya mo namang tanggalin nga kasi nagkinabit lang naman talaga to green na. Ayan, oh, pwede naman palang ganun lang. So yan. So after removing the dragon fruit from the scion, may sugat siya, di ba? A-applyan mo yun ng rooting powder. So just be ready with your rooting powder. Mukhang okay naman siya. Mukhang natanggal naman siya agad. Kaya ganyan na lang. Ayan, so may rooting powder na siya. So after that one, leave it air dry drain kasama ng mga pop na for 3 to 5 days. So may dalawa pa akong mga mother plants na namatay na ang kanyang yung kanyang dragon fruit or yung kanyang base. So dinegraph ko din sila, papakita ko sa inyo. Naka-air dry na sila for 2 days. Okay, so ito yung unang plant na dinegraph ko na namatay din yung kanyang dragon fruit. Same din, black pearl din siya. Tinanggal ko din yung mga pop niya. Ito may chance na mag-roots kasi nga mas konti yung variegation niya compared sa kakadegraph lang natin na ito. Sana mag-roots ito. Ayun. And then yung last one na mother plant na dinegraph ko is ito, si Glory. Actually may roots na to. Ayan, no. Meron siyang roots. Kaya hindi ko na siya nilagyan ng rooting powder. So I hope mag-roots pa to ng bongga. Ayan, may roots na siya. Ayan, oh. Ewan ko kung bakit siya may roots nung nakagraph siya. Pero sana magtuloy-tuloy. Ito, Glory photo. Ayan, so ayun lang yung video natin today. So naisip ko lang gumawa kasi nga para maipakita ko din sa'yo kung paano ko sinesave yung mga plants kung ayun, namamatayan ng dragon fruit or ng base. So that's how I degraph my plants. So I hope you learned something new today and thank you so much for subscribing and watching my videos and I hope I'll see you again soon. And i-update ko kayo kung anong mangyayari dito sa mga next videos. Actually, magpo-post sana ako ng video na yung top 5 na astro ko. Pero nakita ko to kasi na namatay. Kaya ito muna. Okay, so I'll see you again on my next video. Bye-bye po. Ayan, may airplane na naman. Bye-bye.